Hi, good morning, napaaga. Mga kakamping, mga kabunyog, Team Alapaap, no? Meron akong guest, eh. Si Commissioner Rowena Guanzon. Pakinggan natin siya, ha? Mga boss. Kaya live na to? Yes. Jolly pala si Commissioner, ano? Kala ko mabagsik, hindi. Hello, friends! Bing Guanzon here. How's life after retirement? Well, sumobra yata kami ng dancing, tsaka ano, wine. Kaya, eto, nakasungkod na naman ako. Umanda na naman ang arthritis ko. PWD na naman tayo. Nung nagising ako ng February 4, ang sarap na tulog ko. Wala akong appointment. Tapos akala ko nga, gabi pa eh. Kasi naka-draw yung curtains, madilim. Ang sarap pala nang magising ka na you slept as long as you like. Tapos, wala kang iniisip na trabaho. Kasi dati, everyday, I had to finish something, di ba? Iba gumalaw ang kamay ng Panginoon, di ba? Napakamahiwaga. May matapos akong trabaho. At I want to report to you na nagawa talaga natin ang promise ko na zero backlog ako. Kaya yung mga staff ko or my lawyers, I want to thank all of you for your dedication, especially Attorney Von Spillar, my former students, Kirk Avestruz, na talagang zero backlog ako. I think this year I had 300 cases pending at natapos lahat. So we submitted it to the clerk on time and I just wanted to report that to show you that my work ethic is solid. Pag sinabi natin, gagawin natin, gagawin natin. Gagawin natin ang tama. And have you seen my billboard in Magallanes? Ang laki, no? May nag-donate niyan. Sarap tumawa ni Commissioner. Dami ko inaanak, ha? Mas marami ngayon, Commissioner. Nakalagay doon, di ba? Ano pa yun? LED pa yun. Labanan ng mali. Labanan ng masasama. Yan. Hashtag, I stand with Guanzon. Mga... Nakaganon daw yung billboard niya. Labanan ng mali. Labanan ng masasama. Additional pa yan, mga 5 billboards hanggang Lipa. Meron pa sa Antipolo. At, yan, sinabi ko rin eh, gagawin ko. Talagang gagawin ko. Ang laki pala ng terminal leave, ano ko, pay, sa Comelec, hindi ko alam. Times 2 pala yun. Times 2, ha? Ay, yaman ko na. Yaman ko naman. Dami kong billboards niyan, di ba? Now, why am I doing this? Kasi nga, dapat alaman talaga ng mas maraming tao kung ano yung pinaglalaban ko, naglalaban natin. Na yung mga kasinungalingan, dapat mailabas natin yan. Tapos, kailangan labanan natin yan. Fight ba? Fight! Fight evil! Ba? Labanan ng mali! Fight evil! Mga trolls, makinig kayo. At magdasal kayo kasi. Nasa mali ko kayong lugar. Kasi... parang ang niniwala lang sila ngayon sa mga troll eh. Yung mga kasasabi ko lang. Kababayan natin na may mga social media pero hindi naman nila naririnig yung mga explanation. Kaya ako, may voter education campaign na ako ngayon and I need your help. This is where I need your help, my friends. I need your help in maraming tutulong dyan, Commissioner, kamagala. Contacting all your organizations or your friends
organizations if they can invite me to their forum on voter education and to explain my vote, why I voted to disqualify Bongbong Marcos, di ba? Ulitin natin, I voted to disqualify Bongbong Marcos kasi convicted siya, convicted siya of a crime involving moral turpitude. Paulit-ulit ito, ano? What is moral turpitude? Diba? Very simple lang yun sa batang maliit. A small child will know that. Ang moral turpitude ay yung masama. Yung sa gawain na masama at nagpapakita na walang pagkundagan siyang hindi nagbayad ng kanyang buwis at hindi man lang siya nagbayad ng multa sa regional trial court kung saan siya na-convict. Hindi na nga siya binigyan ng penalty na kulong eh. Yun nga iba dyan nag nakaw lang kuno ng 10 mangga eh kinulong nila ito, hindi nila kinulong. Pero hindi niya makalikalimutan yung mangga. Yun nga, kaya kailangan may voter education campaign. Kaya ako, magiging busy ako ngayon, this month, voter education. Pati abroad, yung foreign correspondents of the Philippines, I already had an interview with them. So, lahat po ng mga media, lahat ng bukas o as General Assembly ng mga samahan ng mga maralita sa Quezon City, yung mga urban poor, mga women, mga LGBT, lahat po ng sektor, mga persons with disability, mga senior, lalo na po mga tao, yan yung talaga ang kailangan nila ng tulong sa sunod nating gobyerno. So, ma'am, batiin po natin yung mga nag-message. Teka, mag-glasses ako ha, para mabati ko kayo ha. Oy! Bawo mga taga-Cadiz, Judy, Hazel, my sister-in-law Donna is watching. Oy, Carmen Reyes Subiaga, kandidato pagka senador ha, the one and only person with disability na talagang tunay na disability rights advocate, ito si Carmen Reyes Subiaga, tumatakbo po yan senador. Sabihin nila, nangangampanya ako dito, bakit? Wala ba akong freedom of speech? Ba? Private citizen na ako ah. Pwede na ako mangampanya. At si Carmen Reyes Subiaga ay talaga pong hanga ako sa babaeng ito. Naka-wheelchair, kung saan-saan pupunta para lang makapagsilbi. Talagang disability rights advocate po si Carmen Reyes Subiaga. Kaya po ako, I fully support the persons with disability. At itong dito sa party list, isa lang, ang PWD na party list. Yan yung P3 PWD party list. Mga taga-UP din po ang mga nominees dyan. Sana si Carmen Reyes Subiaga ay hindi mapapagod sa speech at punta kung saan-saan para magampanya. Pero dahil PWD nga po siya, maganda na yung online makinig din tayo sa kanya. O si na Al James. Oy, Luis! Luis Morente. My nephew. I love you, kid. Be a good lawyer, ha? So we can fight. Nah. Saka, si Marlene. Great. Si Teacher Marlene. And Pastor June Sebanico. Salamat po sa prayers ninyo. Oo, grabe po. Ang precious sa akin. Lalo na, syempre. Alam niyo naman. The fight for good is always nilalabanan din po ng demonyo eh. The devil also works, di ba? The devil also works, di ba? Kaya kailangan po tayo mag-pray. Salamat po sa prayers ninyo. And Oilot Bailon, my friend. From Negros. Ito si Lot Bailon Jr. Asyendero ito na hindi umiimik eh.
Pero sa Facebook ngayon, active na siya. Baka po. I stand with Guanson din yan si Luis Bailon Jr. Si Pastor Sibani ko po at si Marlene, na-meet ko yan sila. Doon po sa kaso ng anak nila. Si Grace. Kaya parang pamilya ko na po sila. Talagang pinagdadasal nila ako, namatay yung parents ko. Talagang inano nila ako, nalagaan nila ako spiritually. Wala pa akong pamilya dito sa Metro Manila, halos konti lang po. Baka ngayon, Commissioner, marami na. Kaya, salamat po sa pag-ano sa akin, pag-support spiritually. Kumusta na po yung ano natin dyan, yung sinusupport ko ng maliit na simbahan dyan, sa Binangonan. Meron na po akong pension ngayon. Mas malaki na po madonate ko dyan. Tapusin natin yung small church natin dyan, ha? Pastor June and Marlene. Okay, so maglalive ako dito sa inyo siguro 3 times a week. At saka abangan nyo, baka pwede rin ako mag-vlog. Kasi ang daming nagre-request na mag-vlog daw ako para makita ako. Tapos sa Twitter, I have now 96,000 followers on Twitter. And ang bilis, no? Sa Facebook po, baka more than 25,000 na. Baka po bukas na kay Ogie Diaz ako, ha? Sikat, ha? With 2.5 million subscribers. 2.5 million pala ang subscriber ni Ogie, ha? So again, congratulations sa samahan ng mga naninindigang maralita dito sa Quezon City, sa inyong General Assembly. Sign off muna ako, ha? Till next time. Ayun, no? Nasayahan ako kaya ako nakapablog na maaga. Dahil kay Commissioner Guanson. Tita nyo, ha, mga boss, ha, napakalaking tulong po niyan para kayo matuto. Yan, magkakaroon na siya ng voters education para hindi ho kayo boto ng boto. Yung para matuto kayo sumuri, no? Lalo yung nakakonsentrate siya sa mga mahihirap, no? Kasi nga, yun nga yung ano, kung magkano binigay, yun na iba ilalagay. Wala silang pakialam sa anumang nangyayari sa Pilipinas. Basta sila ang nakatanim sa tuktok nila, maski sino maupo, eto na rin kami, hindi na kami aasenso. Ganun. Yun ang ano, eh. Yun ang ibang ano. Pero anyway, ngayon, palakas ng palakas si BP, i-plus mo pa si Commissioner Rowena Guanson. Yun. Yung sinabi niya, no? Very clear. Moral torpitude. Kaya yung sabi ko, mahihirapan ho ang Supreme Court para mag-render ng decision na aalaw si BBM na makatakbo o swerte kung disqualify lang, eh. Kay Justice Panganiban nga, di ba? Panganiban ba yung pangilinan? Oo. Dapat nga daw yan, BBM na yan. Kansilado ang Certificate of Candidacy niyan. Canceled. Kasi nga, yun nga, may kaso, guilty. Involving moral torpitude. Sinasabi nila walang moral torpitude. Ito babanggain nila si Commissioner Guanson. Dahil para sa kanya, may moral torpitude yung naging kaso, at convicted, eh. Saka yun nga, mga boss, saan ka nakakita ng aplikante ka ng Pangulo ng Pilipinas, convicted ka? Come on! Sabi nga ni Kulaong, I cannot see any logic in there. Yung mga iba nakakatakbo kasi nga hindi pa convicted. Ito, convicted. Diba? Convicted, eh. Sa Regional Trial Court at saka sa Court of Appeal, convicted. Yun lang ho yun, eh. Kasimple. Gaya na sabi ni Commissioner Guanson, maski batang maliit, alam na masama yung ginawa niya. Diba? Kaya yun nga, wala akong ano. Balik tayo. Andali. Balik tayo kay Kibuloy. Kibuloy, andali, ah. Yung vlog ko kagabi, kahapon, na ang kasabihang less talk, less mistake, si Gun, meron nun siya 2,400 views na. Salamat sa mga nanonood.
Ito yung mga comments. Benito Roldan, Kibulok. Kibulok naman. Kibulok nga. Appointed son, Itaning. Kingdom of Massage Parlor and Sex Trafficking. Kaya botak na sa Dabaw. Mag-TNT ka na lang dun. Sabi ni Benito Roldan. Sabi ni Jazz. Troll for Marcos, balot for Lenny. Talaga lang. Trolls, marami. Sabi ni Jural Jelly. God bless Kuya Roque. Oh. Nasa ano to? Alberta, Canada. Shout out na rin sa asawa niya, si Rowan. Akira Milus. Shout out, Akira Milus. Sabi ni Jerry Salvador. Kung ikaw tatakbo sa pagka-presidente at ikaw ay walang tinatago, walang kasalanan, sisipot ka sa lahat ng forum interview, imbitahan mo pa kahit bias at lahat ng oposisyon para ma-interview ka kahit may sakit ka pa. Wala kang kinatatakutan dahil alam mo, kakampi mo ang pinakamakapangyarihang sandata, ang katotohanan. Ha? Magaling to si Jerry Salvador, ha? Pag may tinatago ka, alam mo mali ka, hindi ka sisipot, alam mo talo ka na eh. Iboto ang mga Diyos, mga tao na dapat huwag yung sinungaling, magnanakaw, nasikat, huwag mangmang. Sabi naman ni Akira Milus, kaya nanalo si Erap kasi artista siya, na artista yun lang po, sabi niya. Oo. Si Ako-Ako, basahin mo natin mga comments itong vlog ko kahapon. Solid kakamping tayo mga solid kakamping tayo, wag sa mga sinungaling at mandarambong. Ano ito yung ilaw? Sabi, sa kaban ng taong bayan, ha? Solid kakamping tayo, wag mag sinungaling, wag sa mga sinungaling at mandarambong sa kaban ng bayan. Mas radikal ang magmahal kaysa magnakaw sa kaban ng taong bayan. Ah, sabi niya. Sabi nito, siya rin, ako na naman to. Ma'am Lenny, malines, walang ninakaw sa kaban ng taong bayan, mga tao, mga bayan, mga Diyos. Totoo yun. Sabi naman ni Jerome Usit, si Kibuloy ang chosen one. Si Duterte ang bagong Moses. Si Sara ang makabagong Magdalena. Si BBM, bagong Santo Papa. Si Sandro Marcos, ang makabagong Santo Niño. Buh? Ang tawag nila sa kanilang samahan ay Sige-Sige Commando Gang. Hayaan natin silang maghari-harian sa bagong Jerusalem na kung tawagin ay Muntin Lupa, Bilibid Prison. Okay po ba? Sabi niya, pwede na ho ba sa Washington Poste? Matawa pa. Sabi ni Lorna, paka-uko. Diboto si Kibuloy. Diboto ni Kibuloy, mga troll sa social media, mga panggulo sa mundo. Sabi niya, ito pa isa. Ginamit ang pangalan ng Diyos para makapangloko ng tao, nagpapaloko. Social media, fake news ang karamihan. Ang daming ano, puro comments ito ni Lorna Pikauko. Sana may reward para mapadali ang paghuli. Most wanted. At makikita sa buong mundo ang mga litrato ni sikat nila, sikat korupsyon, lalo ang adviser pa, ang adviser pa ng pangulo. Yung mabigat dun, ha? Most wanted ng FBI ang spiritual adviser ni Digong, ha? Sabi ni Ban nitong si Abundio Rondina, ayaw magpa-interview, di marunong sumagot. Sabi ni Meko Xmas, gaya-gaya pala yung si BBM kay Lito Lapid. Shout out Divine Wilson, my friend. Sabi ni ano, Oscar Sanglay, BBM para sa mga kawatan at mga sinungaling at sa mga bulaang propeta. Sabi ni Joe Flores, yan ang, ito Joe Flores, ano to? Team Alapaap to. Yan, seaman yata ako siya, seaman. Yan ang isang magpapabagsak sa kanila, ang pagka-arrogant at pagka-overconfident nila. Gaya ko nung estudyante ako, palagi akong bokya sa exam kasi tuso akong nagsasabi, kayang-kaya ko,
kahit di mag-review. Si Kibulok at si BBM, sabi niya, iwas bisita sa Estados Unidos, same feather flocks together. Ah? Sabi ni Betty Velasco, sana lang ibigay din yung kayamanan niya sa mga biktima niya na inalipin ni Abuloy. Niya, ha? Sabi ni Marites Francisco, good evening po, Kuya Roque. Oo. Sabi ni June Sim, pag tinalo si BP Lenny, tiyak dinaya. God bless kakamping. Matuto na sana tayo. Mga bugok na Pinoy, magpakatotoo na po sana tayo. Sabi niya. Sabi ni Dolor Garcia, talagang mahirap talaga pag ganyan ang mga Tartars election. Have a good day. God bless your whole family. Sabi ni Dolor Garcia. Sabi naman ni Ray M. Dalusong, kung ako ay naging Marcos, ikahihiya ako dahil sa pangit na record. Kung maging presidente pala si BBM, sinong magtatrabaho para sa posisyon dahil tamad siya? Sabi naman ni Tan Zeni, of course, my dear, because BB is the chosen one. She was born to be a leader of the good ones as she is true and sincere. Lenny Kiko lead with team for 2022. Sabi naman ni Rap Sang Kala TV, to all leaders of Kingdom of Jesus Christ, thanks be to God and justice for your victim. Sabi niya. Sabi ni Cesar Basco, I'm very confident Lenny will win our next president. Oh, totoo naman yan. Sabi naman ni Mylene Ugarte, ang bata pa nga po eh, ang yabang na. Kasi nga yung anak ni itong si Bongbong, eh sinasabi niya na maski na hindi na sila magdadalo na kung ano-ano ba dyan, basta walang Marcos na matatalo sa pamilya nila, lahat sila panalo. Sinasabi niya. Ah, kaya ito maraming nagko-comment dito, kasi pinakita ko sa vlog ko kahapon yun, binasa ko. No? Doon ako takot eh. Yung mga salitang ganun eh. Parang tapos na ang eleksyon para sa kanila eh. Kaya no need na para magdadalo pa sila kung ano-anong mga forum-forum na yan, debate-debate na yan. Panalo na sila, walang matatalo sa pamilya ng Marcos, sabi niya. Oh, mabigat yun. Isip-isip. Pero sa takbo na senaryo, mahihirapan. Oo. Kasi nga eh, paano gagawin ng Supreme Court, aber, pababayaan nilang mga takbo ang isang convicted? Yung mga justices ng Supreme Court. Oh. Eh, salita ni Commissioner Guanzon eh. Nilalabanan niya, evil na eh. Mga demonyo eh, sabi niya eh. Oh, diba? Oh. Alam nga naman lumagay yung mga commissioner doon. Parang ano na to eh. Yung salita ni Commissioner Guanzon, diba mga boss? Parang may halo ng ano eh. May halo ng... Tag dito? Dinedare na, nagdedare na siya eh. Na kung may utak ka, alam mo. Kasi, maski batang maliit, alam yan eh. Sabi niya, Kaya parang inaano niya na talagang being a justice of the Supreme Court, dapat alam na alam mo na kung anong dapat mong gawin. Para sa akin, ha? Di ba? Ganun lang naman kasimple. Kasi kinumpir niya na yung kasalanan ni Bongbong na moral torpitude eh. Maski batang maliit, alam niyan. Oh, yun nga, hindi niya makalikalimutan yung mangga na kinulong, di ba? Oh. Joe Chalan, shout out. Itura Kachuri, Jay Ventura. Nestor Babaran. Meron palang babaran. May mga babaran dito, dating naging mayor. Kibuloy, ngayon, sabi ni Nestor Babaran, Kibuloy, ngayon na ang oras ng ipakita mo na ikaw ang Diyos. Sabi mo sa iyo ang sanlibutan. Punta ka na sa US, harapin mo ang akusasyon sa iyo ng molestya ng minor de edad. Night duty pa more, sabi ni Nestor Babaran. Lahat ni Baya, my friend. Shout out lahat ni Baya.
Sabi ni Danilo Cabrera, basta di lalabas ulit katauhan ni Hello Garci, panalo na tayo. Sa atin taong bayan, Comelec na lang ang hindi. Yun nga yun eh. Oh. Ewan ko rin ang yaman ni Comelec eh, pero pag Supreme Court ang nagdesisyon, tapos ang kaso. Swerte nga kung disqualify lang. Pag kinansila yung COC niya, good as wala na talaga, no? Lea Joy Torres, shout out. Loida Maala, Maala Lumanog, shout out. Flor Delisa Ramirez, Bal Dags, Rizalino Oliver, sabi niya, baka Garden of Evil, pwede pa. Kasi nga, may Garden of Eden siya sa Davao eh, ha? Anak ng patay mo. Jeff Ramos na, shout out. Si ano po to? Si Jillian tsaka si nanay niya, nagja-jamming silang tatlo kasama si Doktora. Tatlo sila eh. Magaling pala mag-gitara si Jillian, no? Pag nakikita ko tong mag-iina na to, talagang ewan ko ano pa nasasabi ng troll, no? Ano pang gusto niyo, no? Walang korupsyon, pati mga eskolar ang mga anak, economist. Man, laki na matitipid natin ha. Hindi kagaya ni Digong, meron siyang economic advisor. Si Michael Young. O si BP, economist na siya, hindi niya na kailangan advisor, di ba? Malaki matitipid ng gobyerno. At the same time, yun nga. Ewan ko ha. Para sa akin, yung plano ni BP na yung mga kailangan i-submit nyo ang inyong mga sal-in, mga kayo, mga government employees. Ha? Tsaka yung lifestyle check. Alam nyo? Sa totoo lang, pag lahat yung mga politiko na yan, ha? Maski yung mga, sana pati yung mga nakapag-retire na eh. Yung mga hindi na tumatakbo, lifestyle check din yan eh. Ha? Oh. Paano sila naging bilyonaryo? Hindi bilyonaryo, bilyonaryo. Palagay ko, pag yun ang ginawa, walang mahirap na Pilipino. Basta lahat yung sumobrang kayamanan nila doon sa kanilang nakadeclare na sal-in, ikukunin ng gobyerno, bibigay sa mga mahihirap, wala akong mahirap. Totoo yan. Lahat po ng Pilipino, makakabangon sa hirap. Eh, bilyon-bilyon. Oh, tingnan nyo ito, parmali na ito, oh. 42 billion ho yan. Ang pinag-uusapan pa lang, eh 12 billion. Yun napunta nga dito sa Parmali. Asan yung 30 billiones? Asan na yun? Oh. Sabi nga, tip of the iceberg lang yan. Oh. Marami pa. Kasi nga, ang gobyerno ni Duterte, sinasabi na nga na, yung inutang mula noong panahon ni Emilio Aguinaldo hanggang sa panahon ni Pinoy, 6 na trilyon, mahigit. Ilang dekada ho yun. Dito sa panahon ni Duterte, 6 na trilyon din ang nautang. Halos yung inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang sa panahon ni Pinoy, eh ngayon lang ho nakuha ni, ngayon lang ho nautang itong gobyerno ni Duterte. Sa COVID nga lang, 1.5, 1.15, ganyan yata, 1.15 trilyon ang nautang. Dito lang sa pandemyang COVID, ha? Samantalang yung budget ni BP Lenny Robredo do sa OBP, ha? Ang liit. Oh. Pero tignan mo, ang dami yung natulungan. Mga nasa bababang laylayan, sinasabi. Kaya nga, oh, nasabi ko,
nung panahon ni Erap, nanalo siya dahil sa slogan na Erap para sa mahirap, no? Kakain siya kamay-kamay, ha? Malayo si Erap kay BP Lenny Robredo. Malayo, 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 no? Dahil si BP, makikita mo talaga lahat, eh. Oh, sa Bukirin, sa mga karagatan, ng mga mangingisda, ang pagtulong niya ho, bukas na bukas, eh. Ha, mga boss? Kaya, ang bumubuhay lang nga dito sa kabila, troll. Mga troll, magdasalo kayo mga friend, mga boss. Boss ho kayo, ha. Huwag niyong ginababa yung sarili niyo, ginagawa niyo kayong parang utusan lang niya mga yan. Hindi ho kayo utusan, boss kayo. Mga troll, boss kayo. Gustong gusto niyo, natatawag kayong troll. Oo, yung kinikita ninyo dyan sa pagiging troll, konti lang yan. Oo. Pag si BP ang nanalo, pati buhay nyo, baka maging umayos, no? Masaya ho yan. Yung mag-ina, nag-jajamming sila. Si Jillian ho yung gumigitara. Jillian. Maganda rin ho boses ni Jillian, no? Shout out, Brother Eli Asisio. Ryan Yumura, shout out Ryan Yumura. Simple, no? Yun lang sila. Pauline Joy, shout out Pauline Joy. Boy Hong Kong, shout out Balong. Owen Noy P, Randy Reyes, SKL Vlog, Kayla. Kapsat Lloyd Aclaro, shout out. Eman Escalona. Noel Rosuelo, shout out Brand, Brenda Kaminsky, my friend. May Pangilinan. Pides Delgado Yoshikawa, si Dayang T. Mr. Riman Saint, Menopause na sa Club Buhay, SP Magno. Isay Inaro Jun Lagon. Elsa D.B. Nagracia Rosuelo. Ano na yung asawa ni, ano to, ni Playboy, eh Playboy, ni Derek. Ako si Sel. Apple G. Michelle Hart Saint. Adorasyon Di Maranan. Jojo Nuplida. Friend Bea R. Expectator. Rain E2. Loy Manuel Kumura. Si Kimilo TV to, eh. Sesen lang. When I met, as if someone had sailed. Cold, I was shivering. I thought at first, thanks tomorrow. Kailan lang yan? Kagabi lang ho yata yan. Frente sa Vargas. Iloco Pinoy.
Delia Pentecoste. Jack Patty. Jack Patty, ano nga nangyari dito kay Kulangot? Tuloy pa ba tatakbo itong bugok na to, ha? Estela Marie Sinyeres. Risa Giyang Gumpal. Mga ano to, ahente ng ano. Laila Collins, Ann Guzman, Manoy Doc, Shay Ain't, London, UK, nak, long time no, here kami nito. Moyong, Romeo Manan, Engineer Joseph Casco, Floro Pentecoste, Kapitan Jason Ichabe, ng Nara, shout out sa'yo, Chito Kiatlim, Bax Ayan, Becha Lintag, Lily Benemerito Dumalyang, nakapit bahay ko yan. Tom Baktay, my friend. Hanggang dito lang ho. You know, ha? Maganda ho nangyayari, di ba? Oh. Talagang pabango ng pabango si BP. Palakas ng palakas. Eh, hindi naman na kailangan pabanguhin. Dati babango, pinababaho lang ng troll yan eh. Ano makakasalanan niya si BP? Wala naman, di ba? Oh. Kasalanan ba niya yung maging matapat siya sa bayan? Kasalanan ba yun, mga boss? Yung hindi ka magnakaw sa bayan, kasalanan ba yun? Oo. Yung maging scholar ka ng bayan, kasalanan ba yun? Magkaanak ka ng tatlong scholar, mga matatalinong bata, kasalanan ba yun? Ano kasalanan? Pupukul nila kay BP Lenny. Eh? Mga troll, huwag na kayong magaling-galingan. Commissioner Rowena Gonson na nagsasabi. Law professor. Oh. Huwag nyo nang ipilit sana yung pinagpipilitan ninyo, convicted. Oh. Hindi ko kaila, yan, mga friend, ha? Hindi ko kayo ka-ano-ano, hindi ko kayo ano. Oo. Payo lang. Oh. Yun yung ipinaglalaban ninyong BBM, convicted. Paulit-ulit, oh, convicted, sabi niya, oh. Saan ka naman nakakita? Kayo naman, mga troll naman kayo. Mag-a-apply ka, presidente, convicted ka. Oh. Ba? Eh, baka kung mag-a-apply ng messenger yan, di tatanggapin eh, kasi convicted eh. Oh. Yun nga lang may kaso ka eh. Maski nasabihin mo pang ano ka eh, pinagdusahan mo na eh. Ayaw ka patanggapin eh. Sa kung mag-a-apply kang trabaho pag nakitang ex-convict ka, oh, dati kang na-convict sa pagkakasala, ganyan, oh, kunyari pag nanakaw, convicted, mga ganyan, oh, robbery, hindi ka natatanggapin maski pa sabihin mong nagdusa ka, diba? O oh, snatcher, oh, pag nakitang may record ka, ganun, kunyari ga-apply ka ng trabaho, hindi ka tatanggapin ng pinag-a-applyan mo kasi marami namang nag-a-apply. Siyempre, yung walang conviction, yun ang tanggapin sa trabaho. Di ba? Simpleng-simple naman yan, mga troll. Ha? Oo. Oh, tigil nyo na yung pinaglalaban nyo. Wala. Ito yan. Punta na ako kayo. Yan ulit ko. Kaya napako ang Panginoong Jesucristo dahil sa mga troll na kagaya nyo. Ha? God bless. Salamat to sa tumadagdag na subscriber, ha?